Good afternoon guys, it's another day, it's another vlog. So ayan mga keepers, may gagawin tayo ngayong hapon guys, kasi may nangyari sa mga betta fish natin mga keepers. So yun nga guys, diba syempre magkapatid yung mga betta. So ayan, nag-aaway pala sila mga keepers kasi nakalimutan ko, i-jaring ko na dapat kasi malalaki na. Ayun guys, may mga namatay tayo dito. Ayan o, nanghina na. So kailangan ko ma-jaring lahat mga keepers para hindi maubos, kasi kaninang umaga guys may nakita kong 5 na patay sa mga betta. So yun nga, mali natin, di ko na jaring agad kasi akala ko di pa sila mag-away. So kailangan talaga i-jaring mga keepers habang lumalaki yung mga betta, kasi nandun yung instinct nila guys na ano, mag-aaway talaga sila. So kailangan natin i-separate na yung mga betta fish mga keepers. So ayan guys. So yan, nandito yung mga ano natin mga keepers, mga bote natin. Naihanda na natin guys. Ayan, nasa 20 plus itong nandito. So yun, i-jaring ko na muna sila mga keepers. Samahan niyo ako guys. At saka check natin yung mga betta kung kamusta yung mga fins nila, kung napunit ba or nagkaroon ba sila ng sugat mga keepers. So let's go guys. Ito mga keepers, kailangan pa ito i-water change. Ayan yung mga neon natin. So gaya ng sabi ko, may parapol tayo mga keepers. Meron kayong free na pair ng neon sa akin. Tatlo yung pipiliin natin guys na mga winners. So ang gawin nyo lang guys, i-comment yung full name ninyo dito sa ating vlog, tapos i-like nyo yung video natin at i-share yung vlog natin sa inyong mga Facebook. So ulitin ko mga keepers, paano makasali sa raffle this coming September guys. So comment nyo yung full name ninyo, i-like nyo yung video at i-share na rin yung mga videos natin guys. So yun lang mga keepers, yun lang gagawin nyo, kasali na kayo, automatic yan. So yun, kailangan pati water change to guys. At saka bukas siguro mag-breed tayo ng betta. Ayan o, nag-clump na yung iba guys. So kailangan palitan ng tubig. So ito, mag-breed tayo dito. Ayan, may mga bula na. Ito, may bubble nest na rin. Mag-breed tayo guys ng betta bukas. So ito yung mga female, mga gutom na to sila. Ayan guys. Sali dito. So let's go, jaring tayo mga keepers. So yan, kunin na natin sila mga keepers. Kasi nag-aaway na sila guys. Kailangan nilang ilipat. May mga punit na nga mga keepers, yung mga fins ng iba. So 20 plus yung kukunin natin. Ito kasi mga guys, mga keepers, yung mga bully, yung malalaki. Yan talaga sila guys, ang maunang mag-bully sa mga ibang mga betta dito guys. Kailangan talaga silang lipat na. Ito muna guys, ang ilagay natin. Tignan natin kung kasya na to. Tignan natin ito guys. Ayan o. Tignan natin. Ito. Tapos magpalit pa ako ng tubig mamaya guys. Ayan o. Marumi na. Ito marumi na rin. Kabila, ganun din. So ito pa, palitan pa to guys. Mga water change natin. So yun. So ito muna natin dito. Ayan, mga mollies. Hindi ko muna sila isinama doon sa isang lalagyan guys, para maganda yung paglaki nila, hindi maagawan ng pagkain. At ayan guys, gamitan natin ng embudo or funnel. Tapos ito, paano mag-jaring ng betta fish. Ayan guys, yan ang title ng ating vlog, paano mag-jaring ng betta. Yun, syempre lagyan natin dito guys, sa isa yan.
lahat ng bote lalagyan natin. So paano mag-jarring ng mga beta? Medyo matagal lang guys. Tapos flex natin mamaya pagkatapos. Para hindi na sila mag-away at yung fins nila mag-room na. Tapos yung may mga punit guys gumaling na. Kasi pag ano wala guys, nakalimutan ko talaga. Kasi dapat last week pa natin yung i-jar. Busy tayo mga keepers. Ginagawa ko, pinapakain ko lang sila. So inisip ko naman na magkapatid. May malaki na pala guys gaya nito. Tignan ito mga keepers. So, half moon. Malaki na. Doon na lumaki sa may grow out. Ayan guys, so ito yung ibibigay natin guys sa inyo pag nanalo kayo sa raffle, raffle natin pair ng beta neon guys. Kung walang neon, yeah, ibang klaseng strain na lang, pero ako na bahala mga keepers. Basta gawin nyo lang yung mechanics na sinabi ko kanina guys, sigurado kasali na kay sa raffle. Tingin ko kulang pa yung lalagyan natin guys, pero tama na to. Ito mga keepers. So yun lang gawin nyo guys, pag mag-jarring ng beta, kailangan mga ka-keepers, yung tubig nyo may talisa extract, tapos walang chlorine. Kapag ganito yung mga lalagyan nyo mga ka-keepers, automatic yan, every week, dalawang beses kayo magpalit. Try nyo magpalit ng Wednesday or Saturday, Sunday guys. So ganyan, mag-water change nito. So ang iba naman guys, yung sa Thailand, ginagawa nila, may butas dito. Pero yung gamit kasi sila na bote mga ka-keepers, kaya natatapakan nila guys, is yung mga matitigas na bote, yung matibay talaga. So itong mga bote ng Tanduay guys, hindi pwedeng tapakan to kasi brittle siya mga ka-keepers. So madali siyang mabasag, konting bangga lang or tumba lang, basag agad yung bote. So hindi kagaya yun sa mga Thailand guys, maganda yung mga ano nila, bote nila matitibay. Pwede ata yung bote ng Emperador mga ka-keepers, may matibay yun. Pero yung mga Tanduay mga keepers, huwag yung tapakan. Kasi, ano, madaling mabasag. Baka masugatan kayo guys. So yun, sakto lang talaga yung lalagyan natin mga keepers sa nakuha nating beta. Estimated lang talaga guys. Ang naitira dito, 5. Kung meron mo tayong 5. Yun, kulang lang tayo ng isa. Beta lang. So kanina kasi guys, ngayong hapon ay umaga, 5 yung patay, kaya ayun, nag-jarring na tayo ngayon. Tapos bukas mag-breed tayo ulit ng beta guys. Napabayaan yung last kasi nag-jensan tayo, hindi na alagaan na mabuti, wala tayong napakain. Malapit natin matapos mga keepers. Tapos i-flex na natin guys yung mga beta. Yan guys, tapos na tayo. Ito na. Yan yung mga beta guys. Mga neon, mga green ang mata. Tapos ito pa. So hayaan na natin sila dito mag-groom. Yan guys, so neon. Ito pa. Okay, so pang freebies natin sa mga ka-keepers na o-order ng beta natin guys. Yan o. So
So, dito palitan pa natin dun sa likod. Ayan guys. Ayan. So, meron pa tayo natin tira siguro dun na sa 20 plus. Ito guys, oh, maganda. Neon. Female to guys, female. Yung may itlog sa ilalim, female. Female. Ayan, gawing materyales. Tapos, ito naman, bicolor siya na neon. Ayan, female din. Pero may punit na guys, yung buntot niya. So, normal yan mga keepers sa mga nag-breed ng beta, may mga punit yung iba. Nag-aaway sila. So, yan mga keepers, ganito tayo mag-jarring ng beta. So, may nabibili ganito guys sa mga junk shop, 5 piso ang isa. Yung iba naman, hindi ko alam magkano sa lugar nyo. Ayan, itong gamitin nyo. Mas maganda kasi ito guys, kasi makita nyo yung beta. Kesa doon sa mga plastic container, makita nyo lang is yung top view nya. Pero yung mga side view nya guys, ganito, hindi nyo makita pag plastic na medyo malabo. Itong glass, itong bottle natin, yan ang maganda, tignan. Pero kailangan dito guys, linisan ng water change every 2 weeks, ay every 1 week, dalawang beses. Basta ganito yung mga lalagyan nyo kasi konti lang. Ito guys, so green eye. Green yung mata. Okay, so. Yan mga keepers, oh. Green ang mata. So yun lang guys, ang update natin. Sali na kay Saraffle. Comment nyo yung full name nyo. Tapos i-like nyo guys. Tapos i-share nyo itong vlog natin. So maraming salamat. Sana meron kayo natutunan ngayong araw na ito mga keepers. Paano tayo mag-jarring ng betta fish. Bye!